Oo, oh, alam mo, nagsasubmit tayo ng report sa Task Force West Philippine Sea at maging sa DFA. At nasa kanila na po ang function kung ito'y would warrant yung pag-file ng diplomatic protest. Nakapaghain na ng ikawalong protesta ngayong taon ang Department of Foreign Affairs laban sa China matapos ang nangyaring laser pointing incident sa Ayungin Shoal noong February 6. Ayon sa DFA, naisumiti na ang note verbal ngayong araw sa Chinese Embassy sa Maynila. Nakasaad dito ang mariing pagkondena ng Pilipinas sa ginawang harassment ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na lula ng BRP Malapascua. Giit ng DFA, illegal at isang seryosong banta ang ginawang panunutok ng military laser light ng mga Chinese na nagdulot ng pansamantalang pagkabulag sa crew ng barko ng PCG at malinaw na paglabag ito sa soberanya ng Pilipinas. Muling binigyang diin ng DFA na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Ayungin Shoal at tayo ang may karapatang magsagawa ng anumang maritime activity sa karagatang pagmamay-ari ng ating bansa. Samantala, sa isang pahayag sinabi ng Ministry of Foreign Affairs ng China na pumasok ang barko ng PCG sa islang sakop ng China nang walang pahintulot sa kanila. Nanindigan naman ang Estados Unidos sa Pilipinas sa akusasyon laban sa Chinese Coast Guard kaugnay ng laser pointing incident sa bahagi ng South China Sea. Nakasaad sa inilabas na pahayag ng US State Department na ang naging hakbang ng China ay maituturing na provocative and unsafe. Ikinukonsidera din anya itong direktang banta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon at paglabag sa kalayaan sa paglalayag sa South China Sea. Sinabi rin ng US na walang legal claims ang China sa Ayungin Shoal, kaya handa silang ipagtanggol ang Pilipinas sa anumang pag-atake ng armadong puwersa alinsunod sa nakasaad sa 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Tiniyak naman ng PCG na patuloy silang magpapatrolya at gagampanan ang kanilang mandato sa mga karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Wala, normal din lang din naman. Kahit na sabi ko nga sa iyo, may mga ganong taktika na ginawa yung China Coast Guard. Hindi tayo magpapa-apekto doon sa misyon na ginagampanan ng Philippine Coast Guard. Gaganapin natin yung tungkulin natin at magpapatuloy tayo doon sa pagpapatrol, pagmamonitor ng fishermen, pagmaintain ng marine environmental protection functions natin at yung safety, at patuloy pa rin tayong pupunta doon sa mga stations natin sa Kalayaan Island. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.